Hello everyone, I am Ma'am Kath and welcome to my YouTube channel. Ipapakita ko sa inyo kung paano mag-simplify ng radicals. So let us start with the square root of 72. So ang tawag natin sa symbol na to ay radical sign. Ngayon, meron tayong number na maliit na nilalagay dito. Index ang tawag doon. Kung wala ka nakitang number, ang index ay 2. So dito, ang index niyan ay 2. At ang tawag natin dyan ay square root of 72. Okay? So, yung number naman na nasa loob, radicand ang tawag natin dyan. So, kapag para ma-simplify natin ang square root of 72, kailangan hanapin natin yung prime factors ng ating radicand. So, 72. Mag-isip ka ng dalawang number na kapag tinimes, 72 ang kalalabasan. 9 times 8, tama? And then, yung 9, pwedeng nanggaling sa 3 times 3. Yung 3, 3 prime na yan. Next, yung 8 naman, pwedeng nanggaling sa 4 times 2. Ang 2 ay prime na, so stop ka na. And then yung 4 naman, pwedeng nanggaling sa 2 times 2. So lahat na nakabilog, tawag dyan, prime numbers na. Or prime factors ng 72. So i-write natin yung 72 na ang katumbas ay lahat ng prime factors na tinimes. So 3 times 3 times 2 times 2 times 2. Okay, so ito mga numbers na nilagay natin dyan, ito yung mga may circle. Kasi ang ibig sabihin niyan, yan ay katumbas din ng square root of 72. Ngayon, para ma-simplify natin itong square root na to, itong radical na to, kailangan natin, dahil square root nga siya, so 2 ang index niya, kailangan natin na humanap ng tigda dalawa na magkamuka. So dito, magkamuka itong dalawa na to, tama? 3-3, magkamuka. So, pag nilabas natin ang square root sign yan, isa na lang siya, nalalabas. So, ito, nalabas na natin, dahil magkamuka sila. So, 2 of a kind. Next, ito naman, ilabas natin. Pwede na rin. Bakit? Kasi may magkamuka na sila. So, times 2. Ito, wala. Wala siyang kapares. Ibig sabihin, may iwan siya sa loob ng square root sign. Okay? And then, 3 times 2 is 6. And then, sulat lang natin yung natira na square root of 2. So, ito yung katumbas ng square root of 72. Ito na yung nakasimplify. Another example, square root of 48. So, yung 48 naman, hanapin natin yung mga factors niya. So, 48, pwedeng nanggaling sa 6 times 8. At yung 6, sa 2 times 3. Yung 8, pwedeng nanggaling sa 4 times 2. At yung 4, sa 2 times 2. So, ito na yung mga prime factors niya. Gawin natin yung ginawa natin kanina. So, equals square root of lahat ng mga prime factors. So, 2 times 3 times 2 times 2 times 2. Ayan. Ngayon, gaya ng sinabi natin kanina, ang pwede nating ilabas ay yung may kapares. Kasi square root ang pinag-uusapan natin dito. 2 ang index niya. Okay, so equals square root of etong dalawa magkapares, tama? So pwede na natin siyang ilabas. Etong 2 rin na to, kahit hindi sila magkatabi, okay lang 'yun. Magkapares na rin sila may tuturing. So pwede na natin silang ilabas. Ang nakita nating walang kapares ay si 3, so maiiwan siya sa loob. Okay? So 2 times 2 is 4, square root of 3. Ito yung katumbas ng square root of 48 na na-simplify na natin. Let's have another example, cube root of 24. So makikita mo dito ang number ay 3. Yan ang index natin. Okay? So bago tayo mag-proceed sa pag-simplify, hanapin muna natin yung factors ng 24. So 24, ano yung mga factors ng 24? Pwedeng 6 times 4, tama? At yung 4, pwedeng manggaling sa 2 times 2. Yung 6 naman, pwedeng manggaling sa 3 times 2. So, ito yung mga prime factors niya. Bilugan lang natin. Yeah. So, equals square cube root of 24 ay katumbas ng 3 times 2 times 2 times 2. Ito lang yun. Nilista lang natin sa loob. And then, dahil nga 3 ang index natin, ang hinahanap natin ngayon, hindi pares, kundi by 3s. Tatlong magkakamuka. Tatlong magkakamuka, pag nilabas natin yan, isa na lang. So, ang meron tayong tatlong magkakamuka ay 2. Tama?
So, yung 2, pag nilabas natin, edi isa na lang siya. Tapos, cube root of 3 na lang ang maiiwan sa loob. Bakit naiwan si 3 sa loob? Wala siyang ibang kamuka. Kulang para makalabas. Okay? So, 2 cube root of 3 ang katumbas ng cube root of 24. So, ito na ating na-simplify. Next example, square root of 64y squared. Ayan, dinagdagan na natin ng variable. So, this time, 64 muna tayo. 64. Ang 64 ay nanggaling sa 8 times 8. Tama? So, ang 8, pwede manggaling sa 4 times 2. 4 times 2. At ang 4, nanggaling sa 2 times 2. 2 times 2. Ayan. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. So, square root, equals ko na lang dito para magkasya. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. At ang y squared, kung alam mo yung pagdating sa loss of exponents mo o yung multiplying polynomials, alam mo na ang y squared ay katumbas lang din ng y times y. No? So, ibig sabihin, pag kasi nag-add tayo, ay pag nagta-times tayo ng parehas na variable, ina-add lang natin yung exponent niyan, tama? So, ito ay nanggaling sa y times y, yung y squared. Okay? So, this time, gaya na nga natin na sinabi natin kanina, pwede nating ilabas kung may kapares. Bakit kapares? Kasi 2 ang index natin dito. So, ito pares, 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 pares. Aba, lahat may pares. No? So, ibig sabihin, walang matitira sa loob. So, ang ilalabas lang natin, isa-isa. So, isa nito, isa din nito, so, isa din nito, and then isa rin nito. Okay? Wala nang square root sign kasi wala nang tira sa loob. And then, let us multiply. So, 2 times 2 is 4, times 2 is 8. So, 8, and then copy mo yung y. 8y ang katumbas ng square root of 64y squared. Next example. So, nadagdagan na yung ating variable ngayon. Dalawa na kanina, isa lang. So, yung 64, alam na natin yan. Balikan natin dito, yung 64, square root of 64 ay 8. Okay? So, hindi ko na ipapakita ha. So, yung 64, pwede na nating ilabas, 8 na siya. Okay? Pero, sa loob, ang matitira ay yung m cubed at n squared. Paano natin mapapakita ito? Diba sabi natin kanina, ang exponent, kunwari, m cube, ang ibig sabihin yan, meron kang tatlong m. At yung n squared, meron kang dalawang n. Okay, so 8 square root of m times m times m times n times n. Yan. So, para makalabas, ang rule natin, para makalabas sila ng square root sign, kailangan meron silang kaparehas. So, ito partner yan. Pag nilabas mo yan, isa na lang. Ito partner din, pag nilabas mo yan, isa na lang. So, M, labas na, isa lang. N, labas na, isa lang. Ang matitira sa loob ng square root sign ay isang M. Dahil wala siyang kapares. Okay? So, ito ang ating final answer. Please subscribe to my YouTube channel, Project Kath. Thank you for watching!